medyo malabo po ang ano, ang panahon ngayon. Yun, masyadong malabo yung visibility ay hindi maganda. Ayan. So gusto ko sanang mag-timelapse. Ang problema ay parang hindi maganda mag-timelapse. Walang ulap na dumadaan. Pupuntahan na lang natin yung mga lugar kung saan pinansila natin ng isang araw. Wala naman pong sign na sasabog ito. Yeah, ayan. Tingnan lang po yung ating pakita ko muli sa inyo. Ayan. Pupunta na lang tayo sa People's Park para tignan kung ano ba ang huling kaganapan doon. Nandito naman po ang inyong lingkod sa may Tagaytay People's Park upang magatid sa inyo ng huling kaganapan sa nangyaring pagsabog ng Mount Taal. Ngayon po ay araw ng Miyerkules,
29 ng Enero year 2020. Yan. Nung nakaraan po na pumunta ako dito nung last past 2 days ay ang lugar po na ito ay napakaputik. Hindi ako makadaan dito dahil napakalalim ng putik. Pwede nga siyang pwede nga siyang pagtaniman ng palay sa kapal ng putik. Pero ngayon, dahil po sa pagpupursige ng ating mga kababayan na malinis ang lugar na to, ito po yung kinatatayan ko, ito po yung parking area. At ito na po yung ito na yung mga kinayod nila. Ito na yun. So nalinis na. Dati talaga ay ito na, mga kinayod na nila yan. Nilinis na. Sa mga hindi po nakakalam, yung sa kabila po niyan, yung po yung Mount Taal. Yun, sa kabila lang yan. Ito po yung pinaka viewing deck. Yung kita nyo may bilog na yon. Doon mismo sa viewing deck, yung banda na sa unan lang. Pusil tayo dito. Yan, yung mga sitindahan, sarado pa rin. Pero manunumbalik na uli po yan in few days. Sabado. Ito pa sabi po ni Kuya, baka po February 1 ay magbukas na. Buti naman, at least paano ay maka-recover na, makabangon naman itong lugar ng ating sikat na pasyala, no? So yun po mga ka-solo traveler. Nung nakaraan pong sinang pinakita ko sa inyo, ang lugar po na ito, ito, pakitingnan niyo po. Ito pong lugar na ito ay wala pong makita. Ayan. Ito na po ngayon ang view. Ayan. Bagamat po siya ay brown, dahil nangyari pong yan. Yan po yung sinasabi ko sa inyong kalsada. Nasabi yung kalsada. Ayan. Yan pong kalsada na yan. Mula doon hanggang pag-anon, papunta po yun doon sa twin mansion ni Marcos. Dire-diretso lang po yung pag-anon. At yung lugar po yung nakikita na yun doon, yun po ay Laguna na po yan, Laguna. Yan. Doon, Canlubang at Santa Rosa, Calamba, parte doon at Kabuyao. Doon po. So, ayan po. Kung matatandaan nyo po ng huling vlog ko dito ay ito ang wala po kayong makita rito dahil talagang puno siya ng ulap, yung fog. At ayan nga po. Kapag ka maganda po yung panahon na wala po itong fog na ito, napakalinaw po dito, napakaganda ng view. Ang hinihiling na lang po natin is sana ay manumbalik ang green, ang pagka-green ng lugar na to, dahil ngayon, sa ngayon po ay talagang brown siya, kulay lupa. Brown at gray, kasi kukulay yung lupa at abo. At napansin ko lang po mga ka-solo traveler, no? Dati po nung huli ko pumunta dito, kasi matagal-tagal na po hindi nakapunta, wala pa itong viewing deck. Ngayon may viewing deck na. Dati po ito'y bakanting lote pa. May viewing deck na siya. Makakapagpahinga ng ating mga kababayan dito. Ayan. Maganda pa. Mayroon pang bicycle rack ito. Dati po'y wala ito. Pero ngayon, tignan nyo naman po. Ayan. Ito na po yan. Yung mga saging. Kawawa naman yung puno. Ayan, ang kalsada po. Ah. Punta yan. Pag bababa doon, yung kalsada ngayon, baba, sigsag-sigsag kaga pa ganun. Hanggang sa marating ito, pa ganun, papunta na yan. Uwe po na yan, papunta ng Balibago. Kasile, Kabuyao, Canlubang. Yan po, papunta ng Laguna yan. Punta rin ng Batangas, kaso malayo. Pero kung gusto nyo pong masyal, maganda po yung mga pasyalan dyan. So by next sa vlog po natin mag-iikot po tayo dyan. Sa ngayon po, dito muna tayo sa Tagaytay. Para mibigay ng huling kaganapan po mula dito. Ayan. Ayan. Ito yung viewing deck doon, no? Yun, no, sa taas. Paakit po ko doon. Wait lang. Puntahan naman natin itong mga kababayan natin na Juan. Na susumika para linisin ang lugar na ito. Kumusta naman po kayo mga ate kuya? Kumusta po yung paglilinis? Ay, salamat naman po at talagang hindi niya talaga ninyo pinabayaan itong ating isang napakagandang lugar na pasyalan ng ating mga kababayan. Hindi lang mga kababayan, mga turista pa na iba-ibang bansa, no?
Maraming salamat po. Ito po yung mga ano, pinaghalong lupa at abo, ano? Yan. Nung nakaraan pong araw pumunta ako rito, napakaputik dito. Pati nga doon sa taas eh, parang pwedeng pagtanaman ng palay. Ah, palang putik. Maraming salamat po sa inyo dahil eh, ano po kayo? Ay po ay local government or non-organization? O taga dito lang po? Ah, vendors po. Buti naman. So wala po kayong ano dito? Wala po kayong bayad mula sa government natin? Meron po. Ah, yun. Oo. Kaya nga po eh. Yun nga lang yung pagkakabuhayan dito eh. So sa tingin nyo po, kailan magbubukas itong ating pasyalan? Wala ngayon. So, maging operation na uli siya, no? Maraming salamat po. At sana nga lang kung sana yung ano to, ma-flush out siya ng tubig na talagang malinis. Ayun. Ito na nga ba? So, nakakatuwa lang ano, dati nung huling pumunta ko rito, wala ba itong viewing deck na yan? Meron na siyang viewing deck, oh. Kaya nga, kailan lang ko natapos ito? Ay, bago lang talaga. Bago lang talaga siya. Kaya sabi ko, wala pa ng viewing deck dati. Ngayon, meron na. Ito ba yung public po yan? O may private na nga rin? Ah, mismo galing sa ano natin, sa munisipyo. Ako pa pala ito, Cavite. So, nung isang araw galing ako dito, eh, sabi ko, tignan ko nga yung kalagayan ng ating tourist destination. Yun nga, nakakalungkot dahil puro putik. Pero, sabi ko nga, manunumbalikin lang yun in few days. Ayun nga po eh. Yun nga talaga yung pagtutulong-tulong. Grabe ano, dikit na dikit talaga siya oh. Grabe yung pagkakadikit mo, parang simento na eh. Pag inulan niya, puputik talaga yan pag hindi tinanggal. Kapal oh. Yan po yung ano, pag hindi po tinanggal yan, yung talagang nabasa yan, igwadula, so delikada po sa mga motorista. Lalo pa sa mga nagmamotor. Kaya, direnyo po yan oh, dumikit na dumikit na masyado. Sobrang kadikit. Yan oh. Pala na po yung kinakagdad dito. Patibay na yan, dinilas ng mga pala. Kaya kumusta po kayo dyan? Ano po bang soil na yan? Mataba or hindi? Ano naman po yan? Kaya nga po eh. Ayan. Ito po yung yan, lugar ng Tagaytay. Kaya kumusta po? Okay lang po. Ang ating mga masisipag na mga tagapangalaga sa Tagaytay People's Park. Ayan po. Maraming salamat po sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating pasyalan. Ayan, ito pa. Dami pa makapal pa oh. Ayan, pabalik na ulit tayo sa taas. At ito pa lang ano. Itong viewing deck na to, patayo pala to ng munisipyo. So, maganda naman dahil nga sa dati, wala talaga makaano kasi bangin nga yan, no? Bangin siya dati. Pero dahil sa pagpupursige ng ating local government na maayos ang ating pasyalan. Ayan. Oh, may CR pa dito. Pero sa ngayon, sarado. Eh, CR, yan. Yan lang po yung babaybayan. Yan.
akit yung kinsang view yung dagdun sa taas, baka pwede. Medyo subigat ng araw. Oh. Yan, kita nyo ang daming balin sa sayaw. Masayang masaya sila dahil alam nila wala nang ano eh. Wala nang panganib na mangyayari. Masaya na sila. Akit ako sa taas. Itong view yung dagdati, hindi pa ako nakakakit dito. Ito ay restaurant, part ng restaurant. Nilagyan na ngayon, oh. Yan. Wow! Ang ganda ng view dito, yan, oh. Ano pa kaya kapag napakaganda ng klima? Oh, satisfied ang punta nyo rito kung kayo man ang mga taga-Maynila. Kung kayo man ay malalayong lugar. Masasatisfied talaga kayo dito dahil nga sa magandang lugar na to, yan. Akit pa ako. Ayan. Yun yung ano, entry. Ayan. Hindi lang ako makakit nung kasi nga bawal eh. Ayan. Ano ba naman to? Iconic na puno. Para sa akin. Ayan. Idaanan siya pa po ba? Bahay pala. Yun. Nasilip lang tayo doon, ha? Ayan. Kita niyo naman po, oh. Ayan. Napataka ng abo, talagang dead bull, oh. Wala talaga. Ito yung mga abo. Ito pa yan, oh. Hindi basta yan. Ayan. Sumisibol-sibol na ng mga gabi ba ito? Hindi ko alam, gabi ito eh. Parang ito yung may laman. Wala tayong mabilahan ng soft drinks, kuya. Higit pa naman. Ayan. Ay. So, ayan po. Ayan, may sling motor na maliit. Maliit, tignan. Ayan. Selamat po. Selamat po.